Hi, welcome back to my channel. My name is Leigh and welcome to my K1 visa series. Ang topic natin, what to do after my approval. If your case was approved, ang gagawin mo, mag-wait ka ng 2 to 3 weeks, tapos tatawag ka sa NBC. Ito yung mga number at saka yung email nila. Kailangan tiyaga-tiyaga ka lang maghintay doon kasi pag minsan 1 hour to 2 hours ka maghihintay sa phone. Minsan, hindi ka sasagutin. Sa email, magwi-wait ka din ng isang linggo. Kaya kung pwede mong hintayin siya ng pag tumawag ka, makukuha muna. Pero after 2 weeks yon. Pagkatapos mong nakuha yung case number o kaya invoice number, dalawa yon, case at saka invoice number. Pagkatapos mong makuha yon, pwede mo na siyang itrack sa CEAC, yung visa status mo, kung kailan siya magta-transit, kung kaya magpre-ready. Tapos next na question pa about sa K-1 is, kailan daw pwedeng mag-fill out ng DS-160? Ako rin, experience ko din yun. At ako mag-fill out ng DS-160 ko noon. My case was approved pa lang ako. Nag-fill out na ako noon. Pero hindi pala ganun. Kasi, kailangan nila yung updated. Pwede mo siyang pag-practicean kasi may code naman yon. Pero, hindi mo siya pwedeng isubmit. Tapos yung forms na yon free lang yon sa online. So yung tanong natin, kailan pwedeng mag-fill out ng DS-160? Mag-fill out ka nun bago ka mag-medical or yung case mo is ready na. Mas mainam kasi mag-fill out ka ng ready na yung case mo para pagka-submit mo, ayos na lahat. Ang mag-fill out nun, pwede yung petitioner mo, lahat yun information mo, kaya kailangan kung magagawa mo, ikaw na yung gumawa. I-save mo lang yung code kasi minsan mo lang yung magagamit. Pag hindi mo kasi yun na i-save, magki-create ka ng another account. Kaya screenshot mo na lang. Kapag hindi mo siya natapos, pwede mo naman yung balik-balikan. Pwede kang maaga mag-fill out nun at balik-balikan mo na lang pagka ready na yung case mo. Pwede rin ganun. Kasi ganun lang naman yung ginawa ko. Pero yung iba ginagawa nila, case ready na sila. Doon lang sila nag-fill out. Kasi minsan tayo hassle, lalo na po tayo. May trabaho pa. Tapos, hindi natin alam kung kailan darating yung case number natin or invoice number natin para hindi tayo matambakan. So, pagkatapos mong mag-fill out nun, ready na yung case mo, pwede ka na magbayad ng visa fee or MRB. Saka ka lang makakapag-appointment ng interview mo. So, isa pang tanong, magkano daw yung MRB fee? Ang binayaran ko noon sa Taiwan is 7,980 NT dollar. Sa US dollar, 265 daw yun. Ikaw magbabayad dun sa bangko. O kaya, dun sa post office, kung saan pwede ka magbayad ng visa fee. Guys, kung may tanong ka about sa K-1 visa na, pwede ko naman sagutin o kaya, i-comment mo lang. Tapos, yung isa pang concern, bakit yung iba 8 months, tapos yung iba 7 months, tapos ngayon 12 months na, 2 years na naghihintay ng approval or nasa NBC pa lang sila. Kasi nga pandemic nga. Yun sa Pilipinas, ang pinaprocess nila 2019. O kaya yung mga expedite, yung concern nila sa medical health ng kanilang petitioner. At mostly yung priority nila dun. Pag yung fiancé mo is military, expedite yun. Pa-process nila kagad yung paper mo. Pero yung normal process, 4 to 8 months, approve ka na after 9 months, ganun. Alarga. Tapos mo na lahat. Malabo na mangyari yun. Kasi nga pandemic. So mga kakaiwan, kung nagustuhan mo yung video na to or yung topic na to, paki-like naman or paki-click ang notification bell para updated ka pag may bago akong video. So that's all. Bye-bye!